Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mula po sa inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones ng Jesus Word of Life International dito po sa Calgary, Alberta, Canada. Ako po ay nagagalak na muli tayong magkakasama sa 30 minutong ating bubulay-bulayan o kaya pag-aaralan ang salita ng Diyos na siyang salita ng buhay at atin pong titingnan ng ating mga personal na pamumuhay kung naayon po sa kanyang kalooban. Po sa bawat katuruan na iniahayag sa atin ng Panginoong Diyos, dapat lamang pong ating titingnan personal ang ating mga sarili kung tayo po ay nakapagbibigay ng pagpapala sa ngalan ng Panginoon. Kung ang buhay po natin ay nagiging pagpapala sa Kanya. Ang pag-uusapan po nating paksa sa hapong ito, mga kapatid, ay tungkol po sa katapatan o faithfulness o kaya naman integrity of heart, yung pong pagiging tapat, no? Bago po ang lahat, nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, maraming salamat dahil binigyan niyo kami muli ng pagkakataon upang kami ay magkaisa at pagtipunin at nang makapag-aral kami sa inyong banal na salita. Muli po, kayo ang aming tunay na guro sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kami po'y nagpapasakop o nagpapailalim sa inyong kapangyarihan sa mga pagkakataong ito. Kung kayo man po ay mayroong karamdaman o kabigatan, ano man po yun, atin pong dalhin sa panalangin. Mabisa po ang panalangin para sa bawat mananampalatayang Kristiyano. Huwag po natin kaliligtaan. Napakahalagang tayo ay makipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ang tawag po niya sa atin, mga anak, so sa pakikipag-usap, tatawagin naman po natin siyang Ama. Okay? Amang nasa langit o amang makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po, Panginoong Diyos, at muli niyo kaming pinagpala na kami ay magkatipon. At pangunahan niyo kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at turuan niyo po kami. At nawa po ay bigyan niyo ng kasiglahan, inspirasyon ang aming personal na mga pamumuhay para kami makapagpuri, makapagpasalamat sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa ngalang banal ni Jesu Kristo, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Ano nga po ba ang tinatawag na katapatan? Ang Biblia po, maraming turo tungkol po sa tinatawag na katapatan. Una sa lahat, ang ating pong halimbawa o magandang ehemplo, modelo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po ang kanyang katapatan sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, ay tinawag na dakilang katapatan. Okay? Great faithfulness. Talagang ang napatutunayan ito sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paano nga po pa tayo magtitiwala kung tayo po ay naharap sa problema?
Habang tayo po ay lumalakad sa mundong ibabaw o namumuhay, nagkakaroon po tayo ng mga alalahanin o mga problema kagaya po ng kasalukuyang mga dinaranas ng ating mga kababayan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. May mga kababayan tayong dala ng pandemya o kaya dala ng problema sa ekonomiya, sila po ay nawala ng trabaho o pansamantalang walang trabaho. Kahit na anong pagsusumikap, apektado po tayo ng ekonomiya ng ating bansa, ekonomiya ng ibang mga bansa. So, napakalinaw po ng katapatan ng Diyos. Kapag dumating ang pagkakataon na yon na tayo ay naharap sa mga problema, mga kabigatan, dinadala sa araw-araw, kabigatang pinansyal, emotional na problema sa kapwa, maging ang ating mga kasambahay, nagkakaroon ng kaunting sigalot o hindi pagkakaunawaan, o kaya nang may problema sa pangangatawan o physical na problema. Pag dumating po ang pagkataong iyon, maaaring mawalan tayo ng lakas. Normal lamang po na tayo ay manlupay-pay. Normal yun sa atin bilang tao. Pero alalahanin natin na may Panginoon na talagang dakila ang katapatan. Yun pong ating isa sa mga paboritong verses sa Biblia, sa Hebreo 13:5, sa talatang iyon, nagsasabi ang Panginoon na hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Tunay nga pong tinutupad niya yun. Maraming sa ating mga nakita at naririnig at nararanasan ay magkakaroon tayo ng katanungan. Oo nga po, paano naman itong dinaranas ko? Paano ako makakaahon dito? Mas makabubuti pong ating buksan muli. Sorry. Buksan muli natin ang Biblia at tingnan natin ang mga verses na nagpapatunay na tapat siya. Okay? Ito po sa mga verses doon ay yung sinasabing God is faithful, great is His faithfulness, His mercy is new every morning. Yes, every morning. Ang kanyang mong habag, ang kanyang awa, ang kanyang pag-aalala para sa atin ay araw-araw po nandiriyan. So bakit niya pinahintulot na tayo dumanas ng ganyan? Maaaring hindi natin kasalanan, maaaring ito'y pagkakamali ng iba, ng ating kapwa, ng ating pinagtatrabahuan. Alalahanin po natin na pwedeng ipahintulot yan ng Diyos sa ating buhay. Hindi nangahulugang ang Panginoon ay masama, kaya ay pinahintulot niya sa atin yan. Maaaring pinahintulot niya upang maalala mo, okay? So that you would realize, malaman mo na ang Diyos ay tapat. Tapat na magpo-provide sa inyong pangailangan habang ikaw ay nandiriyan, nakasadlak sa sitwasyon na yan. Maaring ikaw ay wala ng trabaho, pero maaring mag-provide ang Panginoon ng mga tao na tutulong sa iyo.
mga taong noon ay hindi mo man lang kinakausap, pero ngayon malapit ang kalooban mo. Mga taong nare-realize mo na sila pala ay mabuti ang kalooban. Kahit na po sinong tao pwedeng gamitin ng Diyos upang tayo ay pagpalain niya. Sabihin natin, yung mga Kristiyano lang tutulong sa akin. Marahil ganyan ang mangyayari. Hindi po, ang Panginoong Diyos hawak niya ang puso ng bawat tao. Maging mga hari. At pwede niyang ibulong sa kanila o impress. Ipaisip sa kanila na tulungan mo ang tao ito. I-guide mo ang tao. Pwede siyang magpadala ng mga taong ganyan na tutulong sa iyo. So ang mga yun ay expression o demonstration ng katapatan ng Diyos. Maaring dumaranas tayo ng mga kahirapan upang ma-realize natin na may Diyos na tapat na handang tumulong sa atin ayon sa kanyang kaparaanan at ayon sa kanyang panahon. Ang kailangan lamang po ay maging mentsyaga tayo. Sabi nga sa Biblia, be still, okay? And know that I am God. Nakasulat po sa Book of Psalms yun na huwag kang magpapanik. Alalahanin mong ang iyong ama ay Diyos na siyang naglalang ng langit at lupa. Na siyang punong-puno ng kapangyarihan at makapangyayari. Tandaan po natin palagi yan. Kahit na nga po ibulong sa atin ng kalaban na hindi tayo karapat-dapat na pagpalain, huwag po nating paniwala dahil ang Diyos ay tapat. Tapat magpakailanman. Okay? Basahin natin ang Biblia, hanapin natin ang mga verses na magpapatunay na tapat ang Panginoon. So muli, nasabi ko, maaring ipahintulot niya ang mga kahirapan sa buhay upang ma-realize natin na ang Diyos ay puno ng katapatan at kaya kanyang i-provide, kaya kanyang palakasin at pagpalain sa panahon ng kagipitan. Pangalawa po, napakalaga ng katapatan, hindi lamang sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos, kundi sa pakikipagrelasyon natin sa pamilya. Tanungin natin ang ating sarili, tapat po ba tayo sa ating asawa o mga asawa, asa-asawa? O tapat tayo sa ating mga anak? Hindi lamang yon ang relasyon natin sa ating employer o kapwa-empleyado. Tapat po ba tayo sa ating employer na nung tayo ay recruit, ay ipinangako natin, sisikapin natin na maging kabahagi ng pag-unlad ng kumpanya at ibibigay natin ang katapatan na nararapat para sa paghahanap buhay. Hindi lamang sa Panginoong Diyos ang katapatan ay kailangan, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa mga kapwa-empleyado o sa ating mga pinagtatrabahang kumpanya, kundi sa mga sinumpaang tungkulin. Kagaya po kapag ikaw ay nahirang na isang leader na mamahala o mamumuno sa isang bayan o kahit na barangay o sa isang distrito kung saan ay kinakailangan ang integrity of heart, yung katapatan
apat nga po ba tayo sa ating sinumpaang tungkulin na, sige, kapag ka ako ay mahirang, maitalaga, sisikapin kong maging matapat. Mahalaga po ang katapatan dahil ang tinitingnan po ng tao ay karakter. Karakter sa lahat po ng aspeto ng buhay. Hindi lamang sa paglilingkod sa church, sa community, sa kapwa, sa anumang iniatang sa atin na responsibilidad, napakahalaga po ang maging tapat. Meron po akong babasahing ilang mga verses dito mula sa mga kawikaan. Ang mga kawikaan po ay lahat halos ay sinulat ni Solomon. Si Solomon na kinasihan ng Espiritu nung maisulat niya ang mga kawikaan ito. Naalala po ba natin nung si Solomon ay mahirang na bagong hari ng Israel? Eh? Siya po ang ginamit ng Panginoon na magtayo ng templo sa Jerusalem, kung saan ay sasambahin ang pangalan ng Panginoon. Ito po ay patunay na ang Diyos ay pagpapalain niya ang bayang Israel. Pero conditional po yun. Sa unang hari, chapter 9, verse 4, basahin ko po sa inyo, pagkatapos mo manalangin ni Haring Solomon, yung pangalawang unang panalangin, sinagot po siya ng Panginoon. Ang kanya pong panalangin sa una ay hindi kayamanan, hindi kamatayan ng kanyang mga kaaway, hindi po. Ang kanyang hiningi po ay wisdom, yung kaalaman, karunungan mula sa Diyos upang mapamahalaan niya ang bayang Israel. Napakalaki po ng responsibilidad na naiatang sa kanya. At batang-bata po siya. Mapabasa po niya natin sa unang hari sa ikasyam na kabanata, magmula po sa ikaapat na talata hanggang ika-anim. Sa ikaapat na talata, nagsasabi po doon, at ikaw ang tinutukoy po ng Panginoon, ang sagsasalita rito ang Panginoon, ang kanyang kausap ay si Solomon. So, dito hindi lamang sinagot ang panalangin, kundi nag-appear po ang Panginoon. The special appearance, of course, in spirit. Okay? At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid, okay, sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinagagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong ama na si David, nang sabihin ko sa kanya, laging mamumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. So pagpapala sa bayang Israel, kasi palaging magpo-provide si Lord ng leader para sa kanila. Alam niyo po, ang nagtatalagaan ng leader, ang Panginoon po. Siya po ang nakakakita ng kalooban ng tao. Siyang nakakaalam sa mga mangyayari sa bukas. Kaya itinatalaga po niya ang taong may integridad sa puso, kalooban, may katapatan, totoo sa kanyang sarili at totoo sa kanyang kapwa. Ang kanya pong pananalita ay talagang napakahalagang pakinggan, dahil siya po ay tapat kung ano ang nasa loob ng kanyang puso, sa kanyang kalooban, siya pong lumalabas.
wala pong kahalong pagbabalat kayo. Kung siya ay nangailang magsalita, magsasalita siya. Nang walang kahalong pamumulitika o kahalong pagkukunwari. At kung siya man ay leader na naihirang ng taong bayan, dapat po ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad alang-alang sa kapakanan ng bawat Pilipino o sa buong sambayanan. So sabi niya, kung lalakad ka, kung mamumuhay ka na tapat at matuwid sa aking harapan. So ito po ang kondisyon ng Panginoon. Kung mamumuhay si Solomon ng tapat at matuwid sa harapan ng Panginoon, talagang pagpapalain. Hindi lamang si Solomon, kundi ang buong bayan ng Israel. Pero may kahalong warning itong pangungusap ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, sa verse 6, sa ika-anim na talata, sabi niya, pero kung tatalikod kayo o ang inyong mga angkan sa akin at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, parurusahan sila ng Panginoon. Okay? Napakahalaga po ng pagsunod sa Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng buhay. At napakahalaga pong ipamuhay ito. Hindi po pwedeng ituro at i-preach lamang ito, pero hindi natin ipapamuhay. Kasi pag ganyan po ang mangyayari, para tayong mga ipokrito at ayaw ng Panginoon ng mga ipokrito. Ang Panginoon na walang maililihim sa Kanya, kailangan kung ano ang ating mga pangungusap, mga pangako, ay dapat nating tutup din o isagawa sa sarili nating pamumuhay. Iyan tayo pagpapalain ng Diyos. Ang sabi nga po ng mga kawikaan sa ikatatlong kabanata at sa mga talatang ikatlo at ikaapat, mga kawikaan, chapter 3, verses 3 and 4, ang sabi po doon ni Solomon, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. So, Solomon is speaking from his experience, no? Sabi niya, manatili kang mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, hindi lamang minamahal ang sarili. Kung anong gusto mong mangyari sa sarili mo, siya mo namang ginagawa sa kapwa mo. Okay? Di ba sinabi yan ng Panginoon? Gawin mo ang gusto mong gawin din sa iyo ng iba. So alalahanin mo itong lagi at itanim sa ating mga isipan. Manatili kang mapagmahal at matapat. At kapag ginawa daw po natin yon, malulugod ang Diyos, masisihan ng Diyos. God will be blessed. Hindi lamang ang Diyos, pati na ang kapwa-tao. Kaya may pagpapala sa mga tapat eh. Sa mga kawikaan, chapter 28, verse 20,
ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay pinarurusahan. May mga tao kasing they cut corners, nagmamadali para yumaman. Kaya dadaanin nila sa mga illegal at hindi righteous na pamamaraan, matuwid na pamamaraan. Sabi ng Panginoon, ang taong tapat. Tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa tungkulin mo sa bayan, tapat ka sa paglilingkod sa anumang may atang sa iyong responsibilidad. May tao mang nakakakita o wala, alalahanin mong ang Panginoon hindi natutulog. Nakikita niya ang pagsusumikap mo at pagiging tapat mo. So, sasagana raw sa pagpapala ang taong yun. Ito'y nakasulat. At kapag nakasulat, lalo't ito ay pangako namula sa kanya, magkakaroon po ito ng katuparan. Sasagana ka, sasagana kayo na tapat sa anumang tungkulin ginagawa niyo alang-alang sa kumpanya, alang-alang sa bayan, alang-alang sa pamilya. Okay? At ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan talaga yung hindi dumadaan sa tapat na pagserbisyo, tapat na pagtatrabaho o tapat na paglilingkod. Maging ang pamilya natin, di ba ang sabi ni Apostol Pablo, sinungaling ang isang taong nagsasabing mahal niya ang pamilya ngunit pinababayaan. Ibig sabihin kapag lip service lamang ang ginagawa natin at hindi naman talaga natin ginagawa ng buong katapatan, aba eh, hypocrisy po yan at hindi maganda. Maaring tayo ay hindi pagpalain dahil ang kabaliktaran po kapag nagiging tapat po tayo, talagang sasagana. Hindi lang pagpapalain, sasagana ang pagpapala sa atin mula sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Kung tinanggap mo na po si Jesus bilang personal mong Panginoon, tagapagligtas, nagbalik loob ka na sa Kanya at tumingi ka ng patnubay, pagpapatawad, at inangkin mo siya o tinanggap mo siya bilang Panginoon, ibig sabihin, susundin mo siya, susundin mo ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga tuntunin, ang Kanyang mga salita, na siyang salita ng buhay, pagpapalain ka ng Diyos. Kung magiging tapat ka at matuwid sa harapan ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Sasagana ang pagpapala sa inyo, sa ating lahat. Sa ating bayan, kung tayo po ay hindi lamang magkaisa, kundi maging tapat sa mga tungkulin ng bawat kumpanya, tungkulin ng bawat manggagawa, kung tayo po ay magiging tapat, tayo po ay pagpapalain. Ang buong sambayanan po ay pagpapalain ng Diyos. Yan po ang hangarin natin na makita natin ang kapwa na pinagpapala ng Panginoon. Talagang makapag-testify siya, makapagpapatutuo na buhay ang Diyos. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Kaya muli po, akin pong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Ang aral na ito na siyang napakahalaga. Masusundan pa po ang mga aral na ito. Mga aralin tungkol sa karakter na dapat nating ipamuhay. O ano po ang magandang asal na dapat nating ipamuhay. Lalong-lalo na po sa mga kabataan. Sila'y dapat turuan at hubugin, moldahin, mold them according to the Word of God. Lalong-lalo na po
sa mga salita ng Panginoon na nagsasabing maging tapat ka, maging matuwid ka sa aking harapan. Pag magsabi po ang Panginoon ng ganyan, ano po ang kanyang basihan? Yung kanyang mga salita. Ang salita ng buhay. Yan po ang mga titingnan natin na ating susundin. At muli dalangin ko na tayong lahat ay pagpalain. Tayong lahat ay bigyan ng Panginoon ng kalakasan. At tayong lahat ay pag-isahin ng Panginoon at patuloy na magsumikap alang-alang sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, sa ating bayan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ngalang banal ni Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Mga kasama, mga kapatid, maraming salamat pong muli sa panonood ninyo sa Salita ng Buhay. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lamang po kayo sa The Filipino World Channel. Okay? The Filipino World Channel. Tayo po ay napapanood, hindi lamang po sa YouTube, sa Facebook, sa iba pa pong mga apps. Okay? At tayo po ay palaging naglilingkod para sa inyo, sa ating mga babayan, tuwing Biyernes ng gabi, alas 8 ng gabi, dito po sa Calgary, Canada. At ito ay equivalent sa 11 o'clock in the morning ng Linggo. So I'm sorry. Hindi po Biyernes, kundi Sabado. Sabado. Hindi po Biyernes ang airing nito, kundi kada Sabado, alas 8 ng gabi, Calgary, Alberta, dito sa Canada. At ito ay equivalent ng 11 o'clock ng umaga ng Linggo sa Pilipinas. At kung kayo man po ay nasa ibang bansa, mayroon po tayong mga subscribers mula sa Japan, Australia, at Middle East, at bukod sa Pilipinas, bukod sa Canada, tayo po ay may mga kababayan po na naroon. Malagaya po ako na tayo po ay nandirian at nagsusumikap at naghahanap buhay na maayos. Dahil ang inyo pong lingkod ay dati rin pong isang overseas foreign worker sa Middle East. At nararanasan ko po ang nararanasan ninyo. Kuminsan, yung lungkot, lalo na pag malayo tayo sa pamilya, pero gabayan kayo ng Panginoon, pasiglahin kayo ng Panginoon, bigyan kayo ng inspirasyon sa araw-araw upang pagpalain tayo sa ating mga hanap buhay at pagsisikap sa buhay. Muli po, ang inyong lingkod si Pastor Nilo, nagpapasalamat at napakasama po kayo sa paksang ating pinag-aralan tungkol po sa katapatan. Okay? See you next Saturday at God bless you.